Inihahandog ng Archdiocese ng Lipa ang kasal, kasaysayan at dasal, an online pilgrimage. Halina at silipin natin ang malaparaisong Isla Verde at ang parokya ni San Pablo Apostol. During that time, wala pang simbahan. Kaya ang ginagamit na simbahan noon ay yung school ng mga madre. Pagka Sunday, tinatanggal namin yung divider. Kaya yung school na yun, very memorable. Kasi ang daming, madami ikinasal doon. Maraming nabendisyon doon ng mga patay. Ayan. Tapos nang mapunta nga si Father Tony Platon, yun, nag-start na mag-ano ng simbahan, magpatayo ng simbahan. Ay, very memorable yon sa amin kasi oh, laki ng bahagi ng mga bata. Kami ay hakot ng bato, ng buhangin, tubig, ang aming TLE at ang aming, instead na kami mag-PE at mag-ano ay, ang aming gagawin ay maghakot noon para doon sa simbahan. So, ang tingin ko po doon talagang mahirap ang buhay ng mga taga roon. So, ang mga hanap buhay lang ng mga lalaki doon, karpintero, nangingisda. Ang mga babae po naman doon, magawa lang ng banig. Yun ang kanilang pinakahanap buhay. So, ano po yung naging epekto ng inyong apostolate or mission sa Isla Verde in your personal life? Yung sa haba ng tenor ko nung isang term na yung 2000 to 2012, ay masasabi ko pong merong panahong masaya ako, merong panahong malungkot dahil nang siyempre po parang nararamdaman niyo yung hirap ng mga taga roon. Yung mga father ay mga alauna na ng hapon, tatanong ko, kumain na kayo ng tanghalian? Hindi pa po. Bakit hindi kayo kumakain? Wala po kami bigas, walang pang-ulam. So sabi ko, teka muna, tigil muna ako. So after po namang tingnan yung sa sarili, ano po naman sa inyo ang impact ng Isla Verde at ng parokya ng San Pablo Apostol sa kabuuan po ng misyon o ng apostolate ng Archdiocese of Lipa? Ang akin pong nakita doon ay talagang, sabi ko nga, ito nga ang talagang misyon. Mararamdaman ninyong hirap. Yung bagang kita ko rin po kung isa yung pananabit nila sa salita ng Diyos. Ng ano, mission area ng Archdiocese. Opo. Pagdating ho namin doon, talagang walang chapel. So sa panahon namin, kami ang nagsimula ng paggawa ng chapel with Father Tony naman. Naghahakot ng bato, nag-iipon kami ng mga bato sa mga sako. At hahakotin naman ang mga bata namin sa simbahan para makapag-start na ng paggawa. At yun nga ho ang ginawa namin. And then, by the grace of God, naitayo ang simbahan. At kami tuwan-tuwa noong yun ay naitayo. Sa Paris na po yun. Yun ang una na
ang mga tao naman ay talagang handang tumulong o sa abot ng kanilang makakaya at mga kasimplehang pagtulong. So, napakalaking hirap po dito si Father Tony sa kanilang pag-aruga sa mga tao na mabigyan ng aral tungkol sa simbahan sa ating religion at mabuhay ang pananampalataya. Sa ngayon, Father, ako ay novice directress ng kongregasyon, ng novice directress, assigned novice directress. So, sa aming buhay dito, sa formation, ay di, ang napakaganda sigurong maikukontribute ko sa panahong ito, lalo na panahong ito ng pandemya. Hindi naman tayo talaga nakakalabas. Pero worry ko, sa tingin ko nga, sabi ko nga, kahit hindi panahon ng pandemya, ay talaga hindi ako para lumabas-labas dahil hindi yun ang assignment na ibinigay sa akin ng kongregasyon, kundi ang magporma ng mga magiging madre. Siguro ay ang maitutulong ko at talagang kita kong magiging yung contribution ay ayusin ko yung formasyon. Ihanda ang magiging madring ito sa future para sa aming it is hindi naman talagang aming mission kundi yung mission ng Diyos na iniatang sa atin. Bilang mamamayan ng Isla Verde, paano po kayo natulungan ng simbahan, particular ng Lasak? Pagkatapos ko ng high school, tumigil ako sa simbahan. Tapos napansin ni Father doon na parang gusto kong magtapos ng college. Kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Ako, Father, baka pwedeng may pasok niyo ako ng eskola. Tapos nag-apply ako sa Lasak, kumuha ako ng exam. Yung sa awa na ni Diyos, nakapasa naman ako. Sa tulong ni Father doon na simbahan ako, kaya malaking tulong sa akin ng simbahan, yung papagtapos ko ng college. At yun niya, limitado naman yung course sa kanila. Ang pwede lang sa akin, hindi yung pagiging HRM. Paano naman po nabago ang takbo ng buhay ninyo sa tulong ng Lasak? Malaki na bago sa buhay ko. Kahit na ayaw ko ng kurso na yun, pinilit ko na gustuhin. Napagtrabaho ako sa resort, madami akong natutunan, unang-una sa pagluluto, at saka paano ko pahalagahan ang aking sarili. Ano naman po ang maisusukli niyo sa simbahan? Bilang ordinaryong mamamayan dito sa Isla Verde, kinakausap ko ang mga pari at tinatanong ko sa kanila kung anong mga pangangailangan ng simbahan. Minsan, hindi ko na tinatanong, talaga nagbo-volunteer na ako. Ang pangangailangan nila, dyan naman ako gumagalaw. Isa pa, bilang pagtulong sa simbahan, hindi ako mga pesta, pinangunahan natin yan. Para lang makalikom ng budget ng simbahan kung may pagagawa. Kahit hanggang sa ngayon, nandiyan pa din ako sa simbahan, tumututo din ako sa simbahan. Basta kailangan nila ako, nandiyan ako sa kanila. Para sa akin, para Kristo ang ating
inyo pong natunghayan ang kasal, kasaysayan at dasal. Abangan ang mga susunod pa nating simbahan ng Archdiocese ng Lipa.